So problem number 12 na tayo. So yung problem number 12, d cube plus 6m plus 6d squared plus 12d plus 8. So gawin natin siyang auxiliary equation, no? So magiging m cube plus 6m squared plus 12m plus 8, right? So gawin natin siyang pwedeng gamitin natin ito. So try naman natin synthetic division para mas ma-enhance naman tayo sa method na synthetic division. Kasi doon sa mga previous problem natin is always kinagamit natin is factoring. Kung hindi tayo gagamit ang factoring, sum of difference. Kung hindi tayo gagamit ang sum of difference is yung ibang method, no? Yung groupings factoring. Ngayon, try naman natin ng mga synthetic division naman. So paano ba ginagamit yung synthetic division? So katulad po ng previous topic natin, ang paggamit ng synthetic division is kinukuha muna natin yung coefficient ng mga variable. So dito, 1. Then dito, 6. Then dito, 12. Then dito, 8. Positive 8. So ano ba yung possible factor ng 8? Diba 1, 2, 3, 4 lang? And 8, diba? So itry natin sa negative 2. Negative 2. So una, kinakopy muna natin yung 1 sa baba. Nalagay natin, 1. Negative 2 times 1, negative 2. Positive 6 times negative 2, positive 4. Negative 2 times 4, positive 8. Negative 8 pala, sorry. 8. So yan, positive 12 to negative 8 is positive 4. Negative 2 times positive 4, negative 8. 0. So ibig sabihin pwede yung 2. Negative 2. Perfect yung roots na negative 2. So, katulad po ng ginagamit natin, kinakopy natin ulit yung auxiliary. So, ito, m cube, magiging, kung m cube yan, magiging m squared na. Kasi mababawasan yan ng isa, di ba? Mababawasan yan ng isa. So, dito, pero ang magiging coefficient ng mga variable natin is ito na sa baba. So, dito, magiging plus 4. Ano yung magiging m, magiging variable ng 4? M squared yan. So, bawasan natin ng isa, magiging M na lang. Then, dito, plus 4. It's equivalent of 0, di ba? So, yan. So, gawin natin, synthetic ulit. So, kunin natin yung coefficient dito, 1, then ito, 4, then ito, 4. So, ano ba yung possible factor ng 2? Positive, negative, 1, 2, 4. So, itry natin negative 2. So, ito, copy naman yung 1. Negative 2 times 1, negative 2. Positive 4 to negative 2. Positive 2. Negative 2 times negative 2. Negative 2 times positive 2. Negative 4. Positive 4 to negative 4. 0. So, yan. So, ano na yung natira? Kung m squared yan, magiging m na lang. Then, dito, kung m yan, magiging 2 na lang. Hindi na kasi 4 magagamit. Kasi ito na yung magiging new variable. So, equal to 0. So, that is m 3. I-transpose mo yung positive 2, magiging negative 2. So, bakit M3 yan? Kasi ito yung magiging M2 mo. Then, ito yung magiging M1 mo. Kasi, ang makukuha mong roots kasi is 3. Kasi, naka third order siya, di ba? So, ang magiging general solution natin is dito. Y is equivalent of C1 e to the negative 2X. Kasi yan po yung plus roots mo, yung M1 mo. That is the C2 is nag-repeat ulit sa M2, negative 2. So, lagay ka ng X. E to the negative 2X, di ba? So, C3, ang M3 mo is ito. Nag-repeat ulit, negative 2. Kaya magiging, ano siya? Kung ito, X, magiging X squared dito. So, negative 2X, di ba? Kasi ganun po yung ginagawa natin. Pag nag-repeat siya sa isang beses pa lang. Yung original. Pag nag-repeat ulit yung roots mo, lagyan mo na ng x. Pag nag-repeat ulit sa pangatlong beses, lagyan mo na ng x squared. Then, pag nag-repeat ulit naman sa pang-apat na beses, lagyan mo naman ng x to the cube. Parang nag-add ka lang ng mga exponent. Then, ito, pwede mong i-factor, o pwedeng ito na yung general solution mo. Pero ako, ipa-factor ko yung e to the negative 2x dahil common. Then, c1 plus c2 x plus c3 x squared, di ba? So, kung tutusin, pwede mo pa yan i-simplify dahil negative yung exponent nito. Diba? So, pwedeng ito na yung magiging sagot mo sa problem. Problem number 12 na pala ito. No? So, proceed tayo sa problem number 13. So, mamaya proceed tayo sa problem number 13. So, sa ngayon, hanggang dyan na lang muna yung problem number 12 natin.